Hello guys! Ngayon, mag-i-spawn tayo gamit yung Instant T8 sa Unity. I-spawn natin yung docks at yung target. At kung gagawa kayo ng ibang laro, importante ang pag-i-spawn. Lalo kung mag-i-spawn kayo ng kalaban, ng power-ups, or ng player. Umpisa na natin. Ganito yung gagawin mo. Una, gagawa ka ng prefab. Sa mga hindi pa marunong magawa ng prefab, panoorin niyo yung video ko kung paano magawa ng prefab. Ilalagay ko yung link sa taas at sa description. Tapos, magagawa tayo ng game object na empty at lalagyan natin ng empty na child. Kahit ilan ang gawin mo na child, depende sa kailangan mo na spawn locations. Ang importante kasi dito ay yung mga position nila. Kasi kukunin natin yung position nila at doon i-spawn sa position na yun. Kaya, yung mga child na yun, ilalagay mo sa position kung saan mo gusto mag-spawn. Ang script ay ilalagay natin sa parent nila. Tapos, magde-declare tayo ng array na variables na hahawak sa targets at sa spawners. Tapos, magde-declare din tayo ng delay para may pagitan yung spawn at maglalagay din tayo ng bool para mapatigil natin yung pag-spawn kapag gusto na natin patigilin. Tapos, ilalagay natin yung mga prefabs at yung mga spawner sa kanya-kanyang variables. Tapos, gagawa tayo ng method para sa pag-start ng spawn at isang coroutine para sa mismong pag-spawn. Maglalagay tayo ng while loop sa loob ng coroutine na may stop na condition. Tapos, maglalagay din tayo ng delay. Yung gagamitin natin yung delay na dineclare natin. Tapos, magkagawa din tayo ng random na number mula 0 hanggang 100. 101 yung nakalagay sa script kasi excluded yung max. Nabawa, 100 yung nilagay mo, hanggang 99 lang siya. Tapos, gagawa din tayo ng chance gamit yung if. Pag less than equal sa 50, meaning nun 50%. Ang ilalagay natin doon yung target, yung dapat matamaan ng player. Tapos, take 25% yung dalawang duck. Tapos, mag-spawn tayo gamit yung Instant T8. Ang kailangan mo dun sa Instant T8 na parameters ay yung object na i-spawn mo, tapos yung position ng spawner at yung rotation. Pero bago yun, kailangan muna natin i-random yung pamimili. Kung aling spawner sa taas at sa baba yung gagamitin. Meaning nun, kung yung left ba nung top or yung right ng top or yung left ng bottom or yung right ng bottom. Irarandom natin yon sa loob ng start spawning para isang beses lang siya at hindi paulit-ulit yung lipat. Kasi kapag ka paulit-ulit siya naglilipat, magkakagulo-gulo yung pag-spawn niya. Uumpisahan na din natin yung coroutine. At sa ngayon, tatawagin muna natin sa start yung start spawning. Ganito yung ginagawa natin para flexible siya. Pwede mong tawagin yung start spawning sa iba pang function, hindi lang sa start. Ano ba, pagka-press ng button, tsaka lang siya mag-spawn, pwede mo yung gawin doon. Tatawagin mo lang yung start spawning. Pagdating sa Instant T8, yung position ay pipili siya sa bottom spawner kung left or right, tas same rotation lang. So, kakopyahin lang natin yan sa iba pang chance at papalta natin yung object na i-spawn. So, yung sa 50%, yung target, tas doon sa the rest, ducks lang. Kakopyahin lang natin yung buong if, pati yung pag-random para naman gawin yung para sa top spawner. So, papalta naman natin yung salip na bottom spawner, gagawin naman natin top spawner. So, ganitong itsura nun kapag ka nag-i-spawn na siya. Nag-i-spawn siya doon sa location ng spawner at sunod-sunod siya, depende dun sa delay na nilagay mo. At sunod naman natin gagawin ay yung pagpapagalaw dun sa mga targets. Kasi sa ngayon, nag-spawn lang sila, pero hindi sila gumagalaw. Mag-subscribe kayo dito sa channel namin, at i-like nyo na rin, at i-share na rin yung video, at subaybayan nyo pa yung mga susunod namin na videos, at panoorin nyo na din yung ibang videos dito sa channel na ito. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi.